So, ayan. Good morning mga sir, ma'am. Okay. Katuro ko sa inyo paano magbabapping ng paano tanggalin yung mga pinaglihahan ng 2,000 or 3,000. So, bali, ito kasi part na to ay niretoke. Niretoke siya or pininturahan. Then, kaya siya lumabo ay para magpantay. Niliha po siya na 1,000 then 2,000. Yeah. So, meron tayong step 1, compound. Kaya niyang i-cutting ay yung mga pinaglihahan ng 1,000. So, less na to. Hindi na to. Hindi ko nagagamitin to. Ito kasi nilihan ng 1,000. Nagamitan na ako ng step 2 rubbing compound. Okay? Kaya niyang i-cutting yung pinaglihahan ng 1,500. So, nilihan siya ng 2,000. So, kayang-kaya na siya ng step 2 rubbing compound. Yan. Kung hindi po siya nilihan ng, ano, ng 2,000, pwede kayo gumamit ng step 1 rubbing compound. Okay, basahin nyo po lagi yung instruction. Meron po yung cutting na pinaglihahan ng 2,000. Okay? So, kaya siya i-cutting ng 2.0 or step 2 rubbing compound. Meron po niya sa mga handyman, S hardware plate, or sa online. So, ito. Tuturo ko sa inyo paano paggamit. Or, basic tutorial lang tayo. Hindi mo tayo professional. Paggamit tayo ng cloth pad na malinis. Okay, ugaliin nyo lang na laging malinis yung foam pad. At malinis din yung area. Kailangan meron tape yung mga rubber na kailangan ay hindi tamaan ng bathing pad. Ayan, pati ito sa kabila. Iwasan nyo rin pala gamit ng mga overspeed. 1 to 3 lang. Then yung application nyo, number 1. Mamaya tuturo ko sa inyo. Huwag kayo gamit ng mga 4, 5, and 6. At huwag nyo rin itutulak yung bathing. Okay, pwedeng upod yung pintura. Okay. So, tuturo ko sa inyo sa ano lang, 2x2 parts lang. Yeah. So, gamit ako ng step 2 rubbing compound. Maraming diskarte ng pag-a-apply ng mga rubbing compound. So, pwede siyang direct dito. Pwede po siya. Okay. So, yan. Turo ko lang sa inyo. Nagamit ako ng speed na number 1 para ikalat yung chemical. Doon lang sa part na to. Number 1. Okay. So, ayan. Number 1. Kakalat ko lang yung chemical. Kakalat ko muna. Okay. Ang left and right. Pwede rin yan up and down. Pwede rin po. Gamit ako ng speed na number 2 and 3 for finishing. Hindi niya kailangan persay na lahat yung gagad. Okay, kasi pwedeng matuyo yung chemical. Pagasukat nyo lang 2x2 parts lang. So, yun ulit. Number 1. Then, yung finishing. 2 and 3. Kailangan number 1, kakalat nyo yung chemical. Tandahan lang mga kayima. Then, after nun, ito na lang 2 and 3. Okay. So, pag may naiwan, pwede nyo balikan. So, may nakita ako na naiwan, so babalikan ko siya. Ganun pa rin yung procedure. Parang ingit dito sa pwesto ko.
ganun pa rin, safe procedure pa rin. 1 and 2. 1, 2, 3. Okay. Kakaotin chemical number 1. Then 2 and 3 for finishing. Katulad na sabi ko, kailangan pag nag-bapping, huwag nyo itulak yung bapping at hindi rin kailangan overspray, overspeed. Hanggang ano lang kayo, 1 to 3 sa mga hindi nakakaalam ng mga RPM. Okay, 1 to 3 lang. Tayo. Hindi nyo kailangan madaliin kasi pag minamadaliin nyo kasi, hindi na-absorb ng top coat yung apply ng chemical with bopping pad. Kailangan pantay. Up and down or left and right lang application. Yung iba kasi ang ginagawa, paikot. So, hindi mo na kailangan iikot yung bopping kasi umiikot na po yan. Okay? Umiikot na po yung bopping. Ito lang tayo baba. Okay, number one ulit. Two and three. So, uulitin ko kasi may naiwan. Pag may naiwan ng mga part na hindi tinamaan ng bopping pad with rubbing compound, pwede niyong balikan. Doon na sa part ng mga dito naman para hindi sayang chemical. Okay, number 1 ulit, then 2 and 3 for finishing. Paano yung ginawa ko rito, ganoon din yung sa step number sa pump pad. Pero ang discarding sa pump pad ay eto na. Ito pa rin gagamitin ko. Wait, pump pad nga lang. Bakit pump pad? Para mawala yung pinag-ikutan nitong cloud pad. Itong cloud pad, yan. Yung tela, yung pinag-ikutan niya para mawala. So, kaya gumamit ng mga cloud pad para sa pinaglihan, para hindi masayang yung ano ko yung pump pad. Kaya gamit ako ng cloth pad. Okay? Kasi napupunit siya pag sa mga pinaglihahan. Or depende rin sa mga pump na mga nabibili. Meron kasi yung pump pad na mga ordinary, madaling masira. Pag ginamit mo sa pang step 2, nadudurog. Pero yung nabili ko ngayon, medyo mas okay. So ganoon pa rin, same procedure yung pag-apply ng rubbing compound ay number 1, then yung finishing number 2, 2 and 3. So pwede siya sa pump i-apply, pwede rin direct na dito. So ang discarte ko direct dito sa kaha. Ganoon pa rin sukat, mga 2x2 pa rin. So
Siyempre yung chemical, hindi mo ganun karami kailangan. Yan. Okay, gamit ako ng speed na number 1. Number 1 para ikalat yung chemical. Then 2 and 3 for finishing. Naikalat ko na yung rubbing compound, apply ako naman siyang speed na number 2 and 3. Hindi ko kasi kayang buuin sa ano sa video na lahat ay ibababi ko ng tutorial. Medyo matagal kasi. So ako lang mag-isa, baka abuin to sa akin isang araw at kalahati. Kaya yung ano lang tayo na konting parts lang para makuha nyo rin. So ayan. Speed number 1 ulit. Then yung finishing niya, 2 and 3. Pakalap ko siya. Entry. Baba naman tayo. Siyempre, pag ang mga ganitong pad na, kailangan nyo na linisin. So wait lang, pupo ako ng palinis. Pupost ko lang muna. So ayun mga kayimas, linisin ko muna gamit yung brush. Kailangan basa to, basa yung brush. Para malinis. Ayan, halang nyo lang. So ayan, malinis na. Okay? So bago nyo gamitin, kailangan wala siyang plastic ng brush. Okay? Double check nyo yung area. Ganoon din sa cloth pad. Sa cloth pad pang linis ko. So pwede nyo rin po siyang lakan. Pwede rin po. Kasi kung marumi nyo siyang i-apply, hindi kayang tangayin yung ibang dumi. Kasi marumi yung pad. Kaya kailangan bago nyo i-apply, malinis yung pad. Yan yung area. Okay. Baba naman tayo.
sa ganoon lang mga kaimat. Ulit lang. Mabagtas. Kulang pa yan, kailangan pa yung wax. So, wax buffing. As a same procedure, paano kung ginawa yung number 1, number 2, ganoon din. Or depende sa mga bagay na marunong. So, balay kayo tips ko lang para sa mga hindi marunong mag-buffing. Turo ko lang. Baka sakali makatulong ako sa inyo, lalo sa mga baguhang gusto matuto mag-buffing, o baguhang detailer, baguhang car wash boy, o mga baguhang car wash owner. Na nagbabalak magtayo ng car wash. So, pa yung kaibigan lang pala, hindi authorized na lagi binabating ang mga sasakyan o body painted. Dahil ang buhay niyan ay nakasalalay sa top coat or balasuha or sa iba, orange paint ko tawagin. Yun yung parang alon-alon sa pintura. Doon po nakasalalay ang mga pintura ng sasakyan. Sa top coat or clear coat, balasuha or skin, orange skin. Okay. Kasi pwede maupod ng pintura or top coat ng sasakyan kung maling procedure. Lalo na kahit sa mga wax buffing na tinatawag, eh pwede maupod ang top coat or mabawasan ang buhay. So tumatagal ang buhay ng top coat ng sasakyan, 20 years, tama po kayo 20 years. For example, sa mga SIR, hanggang ngayon buhay pa yung pintura. Sa mga nakakita ng stock color, di ba? Tumatagal talaga siyang 20 years. Pasinin nyo sa mga SIR, yung mga stock, mga old model, matagal ang buhay nila. Totoo po yan, 20 years. Diba? Kung bibilangin nyo, ilang taon na nakakaraan, simula nung sinilang yung SIR, diba? Kung makikita nyo ngayon, napakahal na kanilang value, lalo pag stock color. Diba? Ganong kahaba ang buhay ng top coat ng sasakyan. Hindi lang abutin 20 years yan, hindi lang abutin. Depende sa nag-aalaga. So, ang kulang naman ito ay wax. Ayan. Lalapit ko lang. Ayan. Ayan. So, wax na lang ang kulang. So, ulitin ko mga kaimas, pag kayo nag-bopping ng mga headlight or taillight, ugaliin nyo mag-tape sa mga kantuhan na to, sa body painted. Dahil pwede yung maupod yung pintura ng buffing pad. Kahit itong foam pad, pwede yung maupod. Kaya ugaliin nyo mag-tape. Pero kung kayo ay magbabuffing ng kaha, then tatamaan siya, okay lang naman. Okay? Okay lang naman. Pero iwasan yung tamaan yung mga code, yung code ng mga ano ng mga toll gate. Okay? Yung mga RFID kung tawagin. Sa mga headlight, meron po nun mga headlight. Iwasan nyo po tamaan or
ugaliin nyo mag-tape. Ayan, titapean nyo yung, ano, yung code ng toll gate. Ano ba yun? Ah, wala rito. Sa ibang sasakyan meron nun. Nakalagay dito. Nakalagay siya dito. Sa kabila, meron sa kabila. So, wala siya. Okay? Ayan. Then, yung mga kantuhan, ay iwasan yung babara ng bapping. Yung mga gento. Then, yung kantuhan na yan, iwasan nyo. Babaran. Then, sa mga plastic, kayo galing nyo mag-tape. Ayan. Bago kayo magsagawa ng pagbabapping. Then, kailangan malinis yung area bago po kayo magbapping. Tulad ng sabi ko, hindi ko may video ng kabuuan to dahil aabulin ako ng mga isang araw at kalahati dahil ako lang mag-isa ang nagbabapping. So, pinakita ko lang sa inyo yung tutorial, lalo sa mga baguhan na gusto matuto magbapping. Baka sakaling makatulong ako sa inyo yung pangailangan. So, kung hindi ako na, ano, kung hindi niliha to, kung hindi niliha ng, for example, hindi ni retoke. Dito tayo. Hindi ni retoke, di ba? For example lang, hindi ni retoke. So, tinanggal lang ko ng asfalto, may overspray. Pwede ako mag, ano, magliha ng 3,000 or 2,000. Pwede po, pwede po. Okay? Siyempre, gamit kayo ng speed ng mga ano lang, sa rubbing compound na, ano lang, yeah, step 2. Then, yung ginawa ko kanina, ganun po yung procedure, ganun lang din po. Ganun lang. So, wala, kung wala kayong niliha at makapal yung libag, pwede kayo gumamit ng mga rubbing compound na step 1. Step 1. Then, cloth pad. Okay? Then, siyempre, cloth pad. Itong step 1. Then, sa foam pad, ito. With, yan, rubbing compound, step 2. Yan, pwede po yun. Then, yung pangatlo, wax naman. Basta hanggat maaari sana bago kayo mag, ano, magsagawa ng pag-wax, kailangan maging tab na siya. Wala na siya mga, ano, mga pinag-ikutan ng bapping pad. Yan. Kailangan wala na. Okay? Kasi ang wax ay protection lamang po. For example, meron siyang pinag-ikutan ng bapping, nilagyan nyo ng wax, mawawala po siya. Ang problema, pag kinarwas nyo, ay nabalik ulit pag nawatanggal po yung wax. Nabalik po yung ulit yung pinag-igutan ng bapping. Yan. Paano yung kaibigan lang sa inyo sa mga baguhan. So, ayun mga kaimas, kailangan ko na tapusin to. Kailangan ko na magtrabaho. At tulad ang sabi ko, hindi ko mag-video ng buo dahil mahaba. Tsaka ako lang mag-isa. Pero kung mga tatlo kami, kaya to namang half day lang. Kaya to. Or apat kami, kaya ng half day to. So, ako lang mag-isa. Ito ay ano lang, mga pambentang unit or mga galing bangko, tinatawag na repo or batak. So, hanggang sa muli, abang ka sa mga next vlog ko. Thank you for watching at salamat sa mga bago kong subscriber. Ayan. Bago kong viewers at mga datihang kong viewers. Thank you so much. At sa mga silent viewers, thank you rin sa inyo. Ayan. Thank you sa lahat. Keep safe and God bless. Kita kasi tayo sa next upload. Harvest tip tutorial, basic technique. Bye-bye.